So guys, nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video rotation. Video tutorial pala, video rotation ba? Ang pag-uusapan natin ngayon guys, Marksman Jungler Rotation Tutorial. Kasi may nag-request, Idol, paano ba gamitin si YSS ng tama, tas paturo din daw ng rotation. Yung isa naman, paturo, ay, YSS rotation nga, tas sabi nun, tas yun. Okay guys. Standard lang guys, huwag nyo papahirapan sa sarili nyo. Standard rotation lang. Kung nasan yung underer, dun muna kayo mag-start. Tapos kailangan nyo lang tandaan yung 1-1 tsaka 2-2 attack ratio niya, no? YSS yung passive niya. Okay, 1-1-1-1 lang. Red lang. Tapos ayan, diba guys, ayan. Kasi gumusto yung prank ko eh, tapos in-advancean ko na kasi alam ko may ibibitaw na flicker yan, pwede mag-flicker yan. Ngayon in-advancean ko na, hindi niya na binitaw, no? Ayan, tinanggap niya na lang na mamamatay siya. Tapos syempre Lito Wanderer, no? Pag Lito Wanderer, para mas mataas yung chance niya na ma-secure. Hindi kasi katulad si YSS ng ibang hero, di ba yung mga assassin nag-i-skill retry. Wala ka naman pwedeng ibitaw na skill doon, no? Sa Wanderer, mas maganda na mag-melee form ka. Melee form sabay retry, mas malakas yun. Melee form retry. Tapos, diba, after mo red lito, clean up muna ng green. Tapos, blue ulit. Diba, huwag nyo papahirapan sa sarili nyo guys. Parang normal na rotation lang din. Sa mid game na lang talagang magkakatalo. Sa mid game decision making. Sa early kasi may standard eh. Okay guys, 2 buff muna, clean up. Tapos pag level 4 na kayo, kunin nyo muna itong green. Ang binubuo ko dito guys, diba pag una attack speed boots, tapos buo lang kayo isang magic necklace, pang manage region lang, tapos recta war axe na kayo, no? Ulti muna para makita natin positioning nila bago magka-turtle. Dito, 'di ba, level 4 na kayo, tapos na basic rotation niyo mula dito. Pupunta dito. Ang pwede niyo gawin dito, pwedeng kill potential kung malalim siya, kunyari nandito. Tapos pwede niyo kunin itong green, pwede kayo mag gold plate. Tatlo yung choice niyo diyan bago magka-turtle. So walang farm. So ang pinakamaganda gawin, tapos hindi siya malalim, ang pinakamaganda gawin, bumasag ng gold plate. Tapos pok-pok sa kanya kasi magkaka-turtle para hindi na siya makababa, no? Tapos grab muna. Lamang kami guys, so kahit Hayabusa sila, no? Sa basic rotation, ayun, no? Lumalamang kami. Lamang kaming 1k, no? Tapos turtle kayo, i-pull nyo lang ng onte sa gilid. Tapos yun, kung mas magaling kayo mag 1-1 sa akin, tsaka 2-2, mas okay. Kasi mahina ako sa passive ni YSS. Start retry. Okay. So, pare, pwede yata bigyan yung prank ko eh. Kaso, nakaligtas to eh, alam ko eh. Nakaligtas guys. So, after ng basic rotation mo, pagkataas ng unang eco, tapos first turtle, clean up ka ulit muna ng jungle mo. Clean up lang muna kayo guys. Kasi kung sa solo guys, may pabasag na lane dito, gantong mark, 3 minutes mark, may pabasag na na tore. Kasi nagpo-forman kayo eh, kapag 5 man kayo, pumuforman basag kayo, tsaka pumupwersa kayo ng lane. Dito kasi sa solo, ayun, diba? Kumbaga, solo objective taking. Ganda decision making guys, paano nyo ipapanalo kada game kapag core kayo, no? Ayun, wag muna kayo mag-engage guys, kasi tignan nyo. Para saan ba tong engagement na to, 'di ba? Para saan to? Hindi worth it mamatay diyan, guys, Wanderer. After ng first turtle, clean up muna kayo ulit ng farm. Ayun, nag-red muna ako, 'di ba? Tapos blue ulit. Tuturo ko sa inyo kung kailan yung tamang game timer, kung kailan magandang bumasag, no? Which is yung pupuwersahin nyo na. Dito kasi, ayan, clean up lang muna. Objective lang, di ba? Trabaho lang. Ganyan lang naman talaga dapat yung mga core. Disiplina lang talaga, guys. Yun yung wala sa iba eh.
scrub ka ulit, di ba? Iniintay ko ata makawarax ako dito, tignan natin ah. Pero maning-mani kung paano ko na ipanalo tong game na to, maning-mani lang gamit sa YSS, no? So, ayun, pagkatapos ng first turtle, nakita nyo naman, nag-clean up lang ako, tapos tamang play safe. Tapos kunin yung mga pwedeng kunin sa kanila, di ba? Magkaka-turtle ulit guys, second turtle. Tapos pagkatapos ng second turtle, doon na kayo pwedeng pumasag. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo objective taking ko na ano. Tingnan nyo naman ginagawa ko buong game, di ba? Objective taking lang, kapag may gumusto, doon lang ako magkaka-kill dahil bibigyan namin. Oh, ayan guys, second turtle. Pagkatapos nyan, pwede na kayo bumasag guys. Tingnan nyo kung paano ko babasagin mga lane nyan mamaya. And 1-1 attack al passive. 1-1 attack ratio ng passive. Tapos ito, bigyan ko kayo ng tips. Diba ito, turtle fight. Tapos, ito yung prank ko. Ano bang gagawin yan, diba? Matik na yan, tinuruan na yan sa TikTok, sa YouTube na kapag may turtle fight, ikaw yung huliin lagi. Guys, pagkapag-core kayo, gawin nyo lahat para makaiwas sa kalaban, no? Hindi naman kailangan na kayo yung babawa sa turtle. Ang kailangan, kayo yung makasecure sa turtle. So, para masecure niya yan, dapat hindi kayo nahuli. Ito, duloy ako sa prank ko, guys. Oh. Kaso, nahuli ako ng Selena. Pero yun nga. Iwas tayo. Atin ulit yung ano. After ng second turtle, ngayon, magki-clean up ka ulit ng buff mo. Pagkatapos mo mag-clean up ng buff, ubusin mo ngayon lahat ng tore. 5 minutes yung ano. 5 minutes yung pinakatamang oras sa solo RG. Sa solo RG. Kasi 3 minutes to 4 minutes may basag na sa ano eh. Sa 5 man. Sa solo RG, 5 minutes yung standard na time. Para mabasag mo lahat ng lane. Ngayon, warax na ako. Sakto lahat guys, no? Nakaano sa oras. Disiplina lang talaga kasi madaming... Yung mga core ngayon sa solo RG, ano eh. May mga engagement na hindi naman dapat. Namamatay sila nang wala namang objective na pinaglalabanan. Ito pwede bigyan, di ba? Tapos ito na guys, di ba? Clean up ako. Nag-clean up ako ng double buffs ko. Tapos kunin kung ano pwedeng kunin. Tapos ayan na. Pwede sa push na, di ba? Kinat ko na yun. Para lang, alam ko na yun, babasa. Kahit may mag-dip man dyan guys, pipilitin ko na mabasag yan, no? Discard na lang din kayo paano nyo mapapasunod ka-campaign nyo. Katulad yan, sumunod yung Kufra, di ba? Babasagin ko yan guys, kahit anong mangyari, kahit mag-defing saan dyan kanina. Babasagin ko yan, tapos na eh. Tapos na ako sa mga objectives ko eh. Second turtle, clean up, tapos kunin kung anong pwedeng kunin. Di ba? Tore naman yun, di ba? Pagkabasag ang top, tore ulit sa mid, di ba? Torehan yun, torehan after ng ano second turtle. Display na lang, huwag kayo papapatay. Ayun. Tapos next na ito, bot naman. Kasi wala nang ibang objective sa mapa eh. Tingin lang din kayo sa mapa para sa basis nyo, no? Dito, tatry natin. Tignan nyo, level 10 ako, level 7 yung haya, di ba? Pares lang naman kami, solo RG. Tapos bot lane naman yung babasagin ko, di ba? Pero kinukuha ko muna yung mga pwedeng kunin sa kanila. Para na yan, dinayang ko para walang makuha, di ba? Okay, basag tatlong lane guys after ng second turtle, di ba? Basag tatlong lanes. Tapos turtle ka ulit, disiplina lang. Guys, madali lang naman yung solo RG, no? Disiplina lang talaga yung sa tingin kong wala. Pero syempre, yung mga tinuro kong decision making sa inyo. Dapat marunong rin kayo bumasa ng game timer kung ano yung gagawin nyo sa time mark na yan. Kunyari sa 5 minutes, ayun na yung ano ng time ng pagbasag nyo, ganun. So after ng third turtle, clean up ulit. Tapos kunin, anong pwede kunin, Lord. Tapos basag, may gawin nyo, no? O kaya kung gusto nyo, kahit habang hindi pa nagkaka-Lord, mabasag nyo na yung mga outer tower na yan. Pwede kayo pumersa ng isang lane. Kunyari, apatan nyo, ganun. Di naman nila madedepan yung mga ganun. Dahil sa solo RG. Chat nyo lang din, kakampi nyo, tara, apatan natin, bot, ganun. Yan, magka-clean up lang ako dito eh, oh. Kumbaga, naghihintay lang sa game timer. Sure lang kami dito, guys. MVP yata ako dito eh. Hindi ko lang alam. Pero yun nga, tignan nyo guys, oh, namamatay sila ng walang dahilan eh, no?
basag na rin yung bot, guys. Bali, dalawang outer tower na lang yung kailangan. Tamang clean up na lang ako dito, yo. Tinitig kung ano yung pwede sa kanila. Gakalord, guys. Pero alam ko, ang pinaka the best na decision ko dito is maghintay na lang sa Lord. Inabigyan na naman yung prang ko. Basag mid. Okay, tap na lang yung outer tower nila, no? Sakto to, guys. Pag nagka-lord kasi level 1, ang pwede nyong matake sa lord na level 1, tatlong ano, ito, tatlong lane imimega nyo. Bali, level 2 lord, pang end yun. Pero situational naman. So, depende na lang sa anong lagay ng game. So, yun, guys. Disiplina, oh. Kita nyo naman, inintay ko yung lord na mag-spawn kesa umengage. Ganun talaga, guys. Hindi nyo pwedeng i-end nang hindi naman kaya yung bilet. Doon madalas yung talo sa solo RG. So, ganun eh, no? Kita nyo naman kung paano ko inintay, diba? Hintay lang. Disiplina lang. Alam ko nakakatamad yun, pero yun yung kailangan nyo eh. So, yun. After ko ng War Axe, Blade of Despair, tapos Demon Hunter. Tapos yun, may Lord na kami, guys. Panalo na to, guys. Hindi ko na ipapakita. Ipapakita na lang yung battle result para maniwala kayo na nanalo kami. Kasi eto na yun, guys. End na yun, eh. Ayun, end na namin kasi to, guys. Kaya hindi ko na pwedeng mapuhaba. So, yun nga, guys. Sana nakatulong to, no? Pero, sige na nga. Kasi parang bitin kapag sa viewers, kapag hindi nyo napanood yung end, no? May nagtanong, guys, kung paano daw ipuplow yung ano yung lane sa yung tatlong lane kapag may lord, kasi hindi namin magawa kasi solo RG. Turo ko yun sa ano next bid siguro. Guys, oh, di ba? May pang mega kasi to, guys, yung level 1 lord. Imemega nyo yung ibang mga ano tower. Tapos na kasi to, guys, eh, oh, that di ko nakinat kanina kasi ano eh, para hindi kayo mabitin, para makita nyo rin para namin tinapos. Okay, guys, diba, tapos na nung nakuha namin yung lord. It's situational lang kung matatapos nyo ba o hindi kapag may lord kayo. Depende sa ganda ng pagka-upload nyo, ano. Pero sana natuto kayo mag-YSS ngayon, no? MVP nga ako dun, no? Yan, guys. Sana nakatulong to, guys, sa mga decision making nyo kapag solo. End ko na to, guys, yung video. Thank you.